pesos is 120,000 pesos. So 20,000 Hong Kong dollars. So etong set na to, makikita nyo, napakalaki at saka napakaganda. And guys, dito na naman tayo ngayon sa ating panibagong vlog na gagawin. So ipapakita natin guys kung opening ng flower market dito for Chinese New Year sa Hong Kong. So makikita nyo yan guys sa likod natin. So dyan naka-establish lahat ng mga flower market. So dyan makikita natin yung iba-ibang klase ng mga flower dito sa Hong Kong. So titingnan natin guys kung ano-ano nga ba yung mga magagandang flowers na tinitinda tuwing sasapit yung Chinese New Year dito sa Hong Kong. Ayan, tara. So ito guys, nakikita nyo na ganito lang siya, parang dahon lang. So pag once na binili nyo ito, halimbawa bago mag Chinese New Year, so magbo-bloom na yung mga bulaklak niyan. So ganun kaganda, kaya binibenta siyang ganyan. So kagaya niyan ito guys, nakita nyo yung pinakang petals niya, pausbong pa lang siya. So once na dadating yung ano, before ng, after one week niya, so lahat siyang mamumulaklak. So doon siya mag lalabas yung pinakang bulaklak niya bago mag Chinese New Year. So ganun binibenta. Binibenta yung ganitong mga pausbong pa lang yung mga bulaklak. So napakaganda. Ang kasabihan sa mga Chinese is once na maraming bumukadkad pag once na binili niyo to before ng Chinese New Year. So lucky para sa kanila yan guys. So ayan, makikita nyo pag bibili kayo ng hindi pa siya namumukadkad yung bulaklak niya. So pag once na lahat bumukadkad yan, ibig sabihin lucky siya para sa Chinese people. Ayan. Siya nga pala guys, kaya tumatagal to ng within a week. So tumatagal siya basta't nakababad lang siya sa tubig na ganito. So dyan nananatili siyang buhay at saka nananatili siyang mamumulaklak before ng Chinese New Year sa pamamagitan ng mayroon lang siyang tubig sa kanyang puno kagaya nito. So para siyang anong tawag dito? basta nabubuhay siya pag may tubig yung pinakang sanga niya, yung pinakang puno niya. So still fresh yung flower na yan. So yan ang mga ginagamit ng mga Chinese sa Chinese New Year na flowers. Ayan, makikita niya, napakaganda. Okay. Ayan guys, eto makikita niyo yung sa likod natin is what they call this one is golden fruit. They call golden fruits pero decoration siya for flowers every time na sasapit yung Chinese New Year dito sa mga Chinese. Okay. So eto naman guys yung makikita natin sa mga bahay ng mga Chinese every time magse-celebrate sila ng Chinese New Year. Eto makikita nyo yung mga dinidisplay. Eto guys, makikita nyo para siyang ano, para siyang ng onion yung pinakang ano niya, so yung pinatutubuan niya. So makikita niyo guys na wala pa siyang bulaklak. So pag binili niyo to after ng before ng Chinese New Year, makikita niyo uusbong yung bulaklak kagaya nito. So napakaganda, napakaganda siyang pan-display bilang flowers every time magsasapit yung Chinese New Year guys. Ayan, para siyang ano, para siyang sibuyas. Sa i-compare natin sa mga pinakita nating video kanina na wala pa siyang mga bulaklak na nag-bloom. So eto ngayon siya guys ang itsura kapag nag-bloom na siya yung mga sibuyas kung tawagin. Yung pag namukad ka na siya, napakaganda guys. So yan yung mga dinidisplay every time nasasapit yung Chinese New Year. Yan. Ito guys, isa pa rin sa dinidisplay every time nasasapit yung Chinese New Year. Makikita nyo yan guys, tongkan para sa atin pero hindi siya kinakain. So dinidisplay lang siya hanggang sa matapos yung Chinese New Year.
Ayan, makikita nyo yan guys. Lahat yan pongkan. So, eto guys, yung pinakamalaki. What? What the? Malaki. Tinawang parang suha na siya guys. Ayan, napakalalaki. Tinawang mo, hawakan kung ganyan oh. So, i-display lang nila yan guys, hindi kakainin. So, ganong pinagkakagastusan every time na sasapit yung Chinese New Year, magdi-display siya sila ng napakamamahal. So, imagine guys, siguro yung halaga nito, talagang malaking halaga. So, ayan guys. Eto guys, eto yung pinakamahal na set na nakita natin ditong pan-display ng flower for Chinese New Year. Imagine guys, sa pesos is 120,000 pesos. So 20,000 Hong Kong dollars. So etong set na to, makikita nyo, napakalaki at saka napakaganda ng luklak niya. So 120,000 worth pesos. Ayan, makikita nyo. Pero napakaganda niya. Ayan guys, makikita nyo, same ng orchids na pinifigure natin dati. Pero kakaiba siya kasi different color. Tatlong klase ng kulay siya. Makikita mo yung mayroong blue, light blue and purple and peach. So napakaganda ng ano, ng combination ng colors niya. Oh, yun, no? Oh, wow! Yeah.